Hello? Hello, good evening po. Hi, good evening. What's your name? Hi, sir. Good evening. My name is Jason Tangan po. Jason na naman! Ako po yung nawala kanina. Meron na talagang klam yung... Hi, ikaw yung nawala kanina. Napa. Natagpuan ka na namin, Brad. Congrats. Napa, thank you po. Talaga? Jason! Pa. Ilan taong ka na? 33 po. 33? Apa. Ah, kabatch mo si Mark Johnny Martar Caramero. May edad na kayong dalawa ko. 26. Anong ginagawa sa buhay ni Jason? Ano po sir, kicker po ako. Pero... Ano ka? Ano po, seaman po. Akala ko kicker. Ano sabi mo, anong ginamit mong term? Seafarer. Ah, seafarer ka, okay. Brad, may radyong bukas? Wala po sir, wala po. Ah, naka-loudspeaker ka, naka-earphone? Naka-ano po, yung cellphone po na ano, na landline po. Ano po talaga yung tama dyan? Landline, cellphone, landline? Kasi sir, yung SIM card lang po yung gamit, pero landline po sir. Pero cellphone? Sa cellphone po nilalagay yung SIM card na pero, landline. Oh, di ba? Pero cellphone, di ba? Pero landline yung number? Apo, landline po yung number. Pero cellphone? Apo, cellphone po. Pero yung number mo, landline? Apo. Pero yung cellphone, yung gamit mo? Apo. Grabe, ang gulo talaga. Sige. Ano po yun sa Globe? Bali, dalawa po yung number. Ay, dalawa po. Pwede po siya sa Globe, pwede po siya sa landline. Sige. Alright, magkwento ka. Ano paglilingkod ko, Brad? Ayun po, share ko lang po yung service ko na nangyari sa akin. Hindi kita maintindihan, pakiluwa mo yung telepono. Linawan mo sa salita. Sige po. Share ko lang po yung yung kwento ko po na kumbaga introduction ko po. May related po sa iko-question ko po sa inyo later. Okay. Bali po kasi dati po akong may asawa. May dalawa po kaming anak. Yung dalawa ko pong anak na sa akin po. Gano'ng katagal ka nagsama ng asawa mo? Ano po? 10 years po. 10 years? Ilan taon na yung panganay niyo? 13 na po. Yung... Oh, so 3 years na kayong hiwalay? Ano po? 4 years na po. 2012 po kami naghiwalay. Alright, sige. Yung bunso niyo, ilan taon na? 11 po. 11? Boy and girl po. Okay. Ba't kayo naghiwalay? Nabuntis po siya ng ibang lalaki po, yung employed po ako. No, nasa ba? Talaga? Nabuntis po siya ng ibang lalaki po habang nasa barko po ako. Hindi nagpaalam sa'yo kung payag ka? Ayun, ganun po. Oh, sorry, binibiro lang kita. I'm sure you're over the pain. Okay ka na ngayon? Hindi pa rin. Opo, okay naman na po. 4 years after po. Bali po kasi yung nangyari po yun. 2012 po, hindi na po kami communication at all po. Every 10 months po, di ba, sumasakay po ako. Tapos, pagbakasyon mo uwi, once in a blue moon po, kinukuha niyo yung mga bata, yung mga pasay niyo, ganyan. Nagkaroon po siya ng dalawang anak sa ingay sila rin sa partner niya. Okay. Ngayon po, yung last po na usap namin, nung ano lang po, last year, August, ito po, binalita po sa akin na na-diagnose po siya na may cancer. Sino? Yung ex-wife ko po. Alright. May balot dadaan, no? Yung tumor po, yung naging sakit mo. Brad, teka lang ha, wait lang ha. Oh. Can you please cover the mouthpiece and your mouth with your hand? Ganyan po. Yan! Oh my God! It's a miracle! Yan ha, sige po. Yan! Oh my God, mahal na kita, ang linaw na. Yan po, yun po, nakausap ko po siya last year. Kasi po, binabalita po sa akin na may sakit nga po siya, ganyan-ganyan. Nung nakita ko po yung picture niya, dito ko na nahabag sa kanya. Okay. Yung, kasi nga po, payat na po yung kalagayan niya. Okay. Yun nga, last year po, na-decide po ako na umuwi para mapasyalan siya. Pero hindi rin po naman po kami nakita lang. May mga inayos po din po kasi akong mga documents dito sa Pilipinas. Okay. Wait. Alright, okay. Huwag mong sabihin na umuwi ka para mapasyalan siya kung hindi ka nakita. Ano po,
To tell you honestly, Papa Jack, nung umuwi po ako, parang hindi pa ako ready harapin siya ng personal. No, okay lang naman. Whatever your versions, di ba? Or version is, okay lang naman. Just don't claim na umuwi ka para makita siya if you did not make time to go to her. Umuwi ka para mag-ayos ng documents, di ba? Yung reason ko po talaga, Papa Jack, siya po. Kasi no, po, I don't believe that. Kasi hindi ka naglaan ng panahon. Anyway, go on with your story. Okay, yun po. Yun nga po, hindi po kami nakita. Bali, nagkausap kami itong taon na. To make the story short na lang po, nagkita po kami noong August lang po, August 19. Nagkausap? Hindi kayo nakita? Nagkausap lang? Pinuntahan ko po siya personally, ma'am. Ah, sir, kasama ko po yung mami ko. Okay, saan? Sa bahay nila? Sa bahay po ng tita niya. Oh, nag-meet kayo nung nung kanyang partner sa buhay? Hindi po, bali siya na lang po. Iniwan din po kasi siya ng lalaki. Okay, alright. I'm sorry to hear that. Okay po. Tapos po, yun nga, bali, bedridden na po siya nung nakita ko po siya. Mm. Bali, nung nakita po kami, dun, 4 years after po, bago po kami nakita at nagkausap ng personal, yun nga, umingi na po siya sa akin ng tawad. Tapos 2 days after po, namatay na po siya. August 21 po. Alright. No po, yung... She is now in a better place, di ba? Far away from sufferings. Anyways, go ahead. Now, yung question ko po, yung mga 4 years na po yan, may mga naging relation, nagka-relation po ako sa mga naging girlfriend po ako. Ngayon po, yung girlfriend ko po ngayon, nasa Singapore po siya. Sabihin na po natin childhood, sweetheart po siya. Mm-hmm. 14 years po kami hindi nagkita, kumbaga sa Singapore na kami nagkita, nung Vidac po namin. Okay. Okay po. Tapos po, yun nga, yung pinaka-question ko po, Papa Jack. Kasi po yung parents niya, sobrang close ko po yung nanay niya po. Wait, nagugulan ako. Nanay nung ex mo na hupa? Hindi po, bali yung pinag-usapan na po natin, Papa Jack, yung girlfriend ko po ngayon. Okay. Okay po, yung nanay sa Singapore. Yung parents niya po, dating sobrang close ko po. Okay. Yung nalaman po na naging kami, kumbaga bumaligtad po yung mundo. Parang ayaw niya na po sa akin. Siguro po, ang naisip ko lang po na dahilan, dahil siguro yung mga time na kami, na nalaman nila, buhay pa kasi yung dati ko. Dati mong asawa, although alam naman niya po yung kwento kasi naikukwento ko nga. Okay, Brad, ano lang ako, balikan ko lang timeline mo. Kailan namaya pa yung ex-wife mo? Itong taon lang po, nung August 21 po. Alright, August 21. Kailan naging kayo na itong girlfriend mo ngayon? Last year po. October po. Okay. So, sa madaling sabi, may girlfriend ka na nung time na pinuntahan mo yung ex-wife mo? Opo. Not that it's bad, kasi kanya-kanyang buhay naman na kayo, tama? Opo. Kumbaga, given naman na yan. So, October pa lang kayo na nung girlfriend mo ngayon. Pero, 14 years ago nung high school ka, high school elementary? High school po parang feeling lang po. Yun yung time na close ka sa family niya? Opo, hanggang kahit po nagbabay ko ako, Papa Jack, minsan pumapasyal po ako doon sa kanila na mga taga-alabang na po kasi sila ngayon, dati po kapatbahay namin sila. Okay, so kailan umayaw yung magulang niya sa'yo? Kailan sila nagalit sa'yo magulang? When? Nung nalaman po na kami po. Ah, so all the while, hindi nila na kayo? Apo, hindi po. Kasi po, yun nga, Akala nila you were just kumbaga good friends. We were just good friends na akala po nila kasi po nung time na nasa Singapore ako nung Vidac na po namin nakita kami. Yun, siyempre hindi may mga edad na rin naman po kami. Mabilis na rin po yung pangyayari. Naging kami po. Nang napakabilis na mabilis okay. Pangyayari. Kailan mo nalaman na ayos yan ng family? Kasi po, ganito po, Papa Jack, nagbakasyon po ako ng, nung nandun po ako sa dry dock na po, naging kami, tapos bumalik po ako ng barko kasi nga, magsisail na po kami, to continue po yung contract ko.
Now, as the days goes by po, lagi po kami mag-ausap ng girlfriend ko. Okay. Yun po, nag-decide po ako na, ano, na, umuwi nung December. Alright. So, October naging kayo. Your girlfriend was working in Singapore? Apo, apo. Alright. So, tapos umuwi po ako sa Pilipinas nung December. December, para magkita kayo. Ano po, actually, sir, para mag-apply po ako ng Singapore, to prove po na totoo po yung nararamdaman ko sa kanya. Ah, okay. Kumbaga po, ginivap ko po yung work ko para sa kanya. Okay. Yun po, nagpunta ako ng December, tapos hindi na po matandaan kung, kasi po, sabi ko sa kanya, papatanayan ko kila nanay, nanay niya, yung totoong pakay ko. So, kumadaling salita po, nagpunta po ako ng alabang. Nung pumisin sa bayan nila. Pero alam naman po ni Joy, yung lesson ko po na... Pupunta ka? Pupunta po ako. Usapan na po namin yun. Wait lang, hindi pa nasagot yung tanong ko. Kailan umayo yung magulang sa'yo? Anong buwan? October naging kayo, nagpunta ka ng bayan ng December. Kailan ka nila inayawan? Ito po, nung pinuntahan ko po sa kanila. Okay. Apo, nung pinuntahan ko po siya, yung mismo sa bahay nila. Bakit kaya? Kasi po, nung nagpunta po ako doon, dun po mismo kausap ko yung mami at daddy niya. Yung pagpunta ko lang, hindi ko po nasabi yung ano, yung totoong pakay ko. Kasi po, kumbaga, naduwag po ako. Kumbaga, kasi po, medyo mahirap din po yung ginawa ko. Pero nung palabas na po nung subdivision nila, bali, inatid po ako ng daddy niya. Dun sa may labas lang po palabas. So, uminto po kasi siya, tapos uminto din po ako. Nag-park din po siya, nag-park po ako sa likod ng kotse niya. Ano po, sinabi ko yung pakay ko din sa tatay niya. Sabi ko, kasi kilala naman po ako, dati nga po silang taga dito. Okay. Sabi ko, ano po, hindi ko po kasi nasabi ko itong pakay ko, naduwag po ako sa harapan ni nanay ka ako. Sabi ko, ano bang pakay mo iyo? Sabi ko, yung tungkol ko sa amin ni Joy, ganyan po. Yung mga time na yun, buhay pa kasi yung dati kong asawa. So, parang baga, siguro po ang iniisip ko. Hindi ba nila alam na, no, na ikaw at yung ex mo ay may kanya-kanyang buhay na? Alam po nila. Siguro po, bilang magulang, dahil legally married pa kami, baka yun po yung totoong, ano, hindi ko po alam. Kaya po medyo kulo. Sinasabi ko po sa inyo. Okay. Apo, yun po. Bali, nga, nakausap po siya. Sinabi ko yung pakay ko sa tatay niya. Sabi niya, baka tayo, baby ako bumalik ngayon, sabi kong ganyan. Sabi niya, sa ibang araw na lang. Ngayon po, edi nakauwi po ako ng bahay namin sa Alokan. Mas binanggit ko nga sa girlfriend ko na hindi ko nasabi. Medyo nagalit nga siya. Kaya ka nga nagpunta rin para sabihin mo yung totoong tungkol sa atin. Ngayon, bumalik ako 3 days after, mga 2 days after po, bumalik po ako ng Alabang. Para sabihin nga po ulit, nakausap ko po sila. Nantay-tain po ako, pero nung that time, dinaretso po ako nanay niya kung yung pakay mo, sa relasyon niya yung anak ko, hindi ako sang-ayon, sabi niya ganun. Kahit magkawatak-watak kami, kahit magkasira kami ng pamilya, hindi kita tatanggapin. Did you ask kung bakit ayaw sa'yo? Hindi na po eh. Kung baga, na-ano na po ako eh, na-speechless na po ako eh. Okay. Papa Jack, medyo complicated po kasi. Papa Jack, siya po yung girlfriend ko po. Anak na po siya. Okay. Yung naging anak niya, dahil nga close ko po yung parents niya, except yung nanay niya po mismo yung kumuha na maging ninong ako ng anak niya. Okay. So, kumbaga, kasi nga close ko po yung nanay niya. So, inaanak ko po yung anak niya. Malaki na po yung anak niya, 17 na po yung anak niya. Dali, pero ano po, hindi po siya married. Maga na bintis lang po siya yung college. Ayun po, bali yung question ko lang po, Papa Jack, kung ano po kaya yung dapat kong gawin. Yung next move ko para, yun nga, masabi yung, hindi po alam. So, December, up until now, did you try to go to announce sa magulang niya? Again, hindi pa? Ano since December, hanggang ngayon, kasi magde-December na ulit. Nagpunta ka ba sa bahay nila ulit? Hindi pa po, Papa Jack. Kumbaga, nag-alaylo po kasi dati po lagi kami nagpo-post tungkol sa amin. Hindi yung po tungkol sa amin. Siguro tungkol so, po sa amin. So, kaya lang ha, Brad, wait lang ano.
Jason, hanggang ngayon, you haven't figured out yet kung ano ang inayawan sa'yo naman. Kasi yung kwento mo, you were just assuming na ang inayawan sa'yo is because you were, ano, kumbaga legally married dun sa ex-wife mo. Apo, that's your assumption, tama ba? Apo, Papa. Okay. So, ano talaga yung dahilan? Hindi niyo pa rin alam hanggang ngayon ang girlfriend mo? Po, yung pagkakinukonsult ko po sa ibang mga kaibigan ko. No. We don't need your friends right now. Ang tinatanong ko, hindi niyo pa rin alam kayo mag-jowa, lalo yung girlfriend mo, kung anong dahilan, bakit ayaw sa'yo na magulang, yung totoong dahilan. Kasi yung kwento mo kanina, assumption mo lang yon. Pero ano talaga yung dahilan? Baba Jack, nung, ito nakalimutan ko sabihin niya, yung reason out niya po nung nanay niya, nung time na nagpunta ako doon, nung second time na, ang pinaka-ayaw niya, dahil inaanak ko nga daw po yung anak ni Joy, yung girlfriend ko. Yun po yung pinaka-anak, pinaka-main reason niya. Dahil inaanak ko nga daw po yung anak niya. So, did Joy try to, di ba, at least, did she try to help you out sa nanay niya? Opo, Papa Joy. Actually, medyo nagkaroon po silang pagkatalo. Nag-usap po sila, medyo nagtalo po sila. Anong masama sa relasyon namin? Parang ganun po. Sorry ha, Jason, ha, hindi ko lang makita kung bakit ayaw sa'yo na magulang. Hindi po. Diba kasi ganito yan, alright, bago pa nagkaroon ng, bago pa nalaman ng nanay na may something kayo ng anak, nagpupunta ka na sa kanila? Tama? Ano po? Bago pa nalaman ng nanay, yung tungkol sa inyo ni Joy, nagpupunta ka na sa bahay nila, tama? Opo. Kumbaga, latag ka na sa kanila, alam na nila yung pagkatao mo, kilala ka nila, kababata ka ni Joy. Opo. Okay, di ba? Opo. Alam nila yung, alam nila na bahagi ka ng barkadahan ni Joy, tama? Opo. Okay. Opo. So, hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun kaayaw sa'yo ng nanay. Hindi nga po, bigla pong parang may iba yung mundo. Kasi po, ang talaga pong sinasabi nila sa akin, Papa Jack, yung naayaw niya pong ako dahil inaanak ko nga po yung anak niya. Kasi, ganito na, Jason, ipagpalagay na natin na ayaw sa'yo ng nanay, trip lang niya. Halimbawa lang, kasi karapatan na magulang yan eh. Karapatan na magulang na ayawan yung para sa anak niya, di ba, kahit wala siyang basihan. Iyan, ibigyan natin yung karapatan na yan sa, sa mga magulang, di ba? At tayo, bilang humihingi tayo ng kamay ng mga gusto natin mahalin, we have to exert efforts, di ba? Para mapasa atin. Ganito, alright. Jason? Apo. Ano nangyari doon sa nakabuntis doon sa girlfriend mo? Ay, Papa Jack, nung college pa po na yun, nung time po ng college niya. Ano nangyari? Nag-uusap pa rin po sila? Hindi po. Hindi na po sinuportahan yan simula nung pinanganak. That's my point, Jason, alright. You have to look at it from the perspective of the mom. Itong anak ko, nagkamali na to dati. Tama? Nagkamali na, dati nagbuntis na to. Malamang dati, hindi na paghigpitan. Are you getting the point? Apo. Maybe there's a slim chance na baka gusto ka ng nanay, kasi given naman gusto ka dati, pero pag ganito kasi Brad, kahit sabihin natin na may dahilan na wala ayos sa'yo ng nanay, di ba? The best thing to do is to come up with the efforts, di ba? Ligawan mo yung nanay. Lalo may kailangan kang patunayan na hindi mo nagagayahin yung sino man nang iwan kay Joy, yung tatay ng anak niya. Di ba? But according to your story, imbis na mag-effort ka, nagtago kayo ni Joy. Eh, di lalong galit yung magulang, tumanghayop itong mga batang to, alam ko naman sila, nagtago pa. Nagdagdag ka ng galit sa nanay. That's actual disrespect. Apo. Ba't di ka nag-effort, Brad? So, bali, puntahan ka po ulit, Papa Jack. Alam ka, that's exactly my point. Alam ka, may kapuntahan ng magulang. Di ba? Yung relasyon mo at saka nung nanay ni Joy can only be fixed, di ba? One way. You, go to her, di ba? At ligawan mo siya because it will never happen na siya ang lalapit mag-reach out sa'yo. Nanay, yan, Brad. Kasi, Papa Jack, nagpunta ako doon, nasa Pilipinas siya, ng friend ko po. Sinundo ko po sa kanila. Kumbaga, nasa labas pa lang po ako ng date nila, sa ligaw po eh, na... Sige. Kailan yan? Ano po, nung nagbakasyon po si... Kailan yan? Siguro po... No,
mga March po siguro or April, ganyan po. Oh, halimbawa, sinagawa ka ng magulang, ano ngayon? Ang ganda ka na lang, ganyan po. Ay, ano ngayon? Kumakala mo si Joy. Eh, paano ko po sasabihin? Wala pong opportunity na makausap yung magulang. I do not know yung routine ng nanay niya. But if you really want to gain yung nanay niya, Chong, maniwala ka, may paraan yan. Wag mo sa... Di ba? Ito, we have to be in agreement with this one. Maliwanag sa usapan natin na nagkulang ka ng effort. Undeniable yan. Para sa nanay. Pwede mo kasi maging dahilan. Kasi, according to your story, mahina loob mo. Tama? Okay pa, apa. Mahina loob mo. Sige, pagbibigyan kita, mahina loob mo. But remember, you are trying to accomplish something here. Apa. Di ba? You are trying to accomplish something na si Joy at ikaw maging legal sa magulang niya. Tama ka naman, 33 ka na, Brad. Hindi na para mag... Di ba? Hindi na para kang bata, magulang ka na rin. Apa. Di ba? Pero huwag mo kalilimutan na yung taong mahal mo, may magulang din, kailangan mo iwin yun. Eh, hindi ka mo nag-e-effort. Okay, okay pa pala. Kahit, tanggalin mo yung ano, yung details na kwento mo. Halimbawa, wala, di ba? Halimbawa, ayaw lang sa'yo, plain. Hindi ka nagkaanak, hindi ka nakasal dati, wala, plain lang. Ayaw sa'yo na magulang. Kasi si Joy, single mom, nagkamali ng dati. If her mom raised the bars, di ba? Doon sa pag-audition na mapwede makapartner ng anak niya, you cannot blame the mom. Kasi nung time na si Joy na buntis, kanina tumakbo yan sa nanay. And if si Joy ngayon magkakamali na naman, at sasabit na naman sa buhay, kanina tatakbo yan sa nanay pa rin. So in a sense, liability na nanay si Joy. Tama, mali? Tama, pagkakla. Alright. Malaki talaga yun sa inya. Okay, pagkakla. O, tapos nagdagawa pa ng details mo, may anak ang dalawa, hindi naman masama yung blood eh. I mean, iba, your ex-wife died, diba long before she died, hiwalay na kayo, it's your call to start a brand new life, diba, with somebody else. Buhay mo yan eh. Spend it the way that you want it, diba, to be with someone na gusto mo. It so happened si Joy yan. Kaya lang, brad, ayaw na magulang sa'yo. Trabahuin mo, punta mo sa kanila, brad. Alam mo ang bottom line, ikaw, ilan taon yung anak mo, Jason? 13. Ah, 13, tama? Apo. Kahit anong sungit mo sa anak mo, ito, pares ng tatay, di ba? There's only one thing that we have to be, di ba? That magulang, di ba? Mga magulang having common. Ultimately, the bottom line, what you want for your kids, di ba, ay yung kabutihan nila. Tama, mali? Tama, Papa John. Some parents would show tough love. May mga magulang na maluwag sa anak, may mga magulang na sakto lang, di ba? But ang bottom line yan, you want what's best for your kids. Tama, mali? Hindi kayo nagkakaiba nung nanay ni Joy. At kung ikaw yung magulang, ayaw mo sa jojowain ng anak mo, ikaw ba lalapit? Okay, kapalak. Sagutin mo yung tanong mo. Kung ikaw yung magulang, ayaw mo dun sa jojowain ng anak mo, ikaw bang magulang ang lalapit? Hindi po. Exactly the point. Lalapit ka dun, brad. Ligawan mo. Okay, kapalak. Diba? Ligawan mo. Sana tulungan ka ni Joy. Yung tatay ba galit sa'yo din? Ano po? Yung tatay galit sa'yo? Hindi po ganun ka, ano. Kumbaga, payimik lang naman po kasi yung tatay niya. May teorya ako dito, ano, Jason. Paki-entertain mo lang to, ha? Feeling ko nang tanong dumadalo ka sa bahay nila, hindi ka close sa nanay. Actually, Papa Jack, close po kay nanay. No, feeling ko hindi. Feeling ko, pinapakisamahan ka kasi wala naman dahilang ayawang ka nila. Magkaibigan kayo ni Joy. Yeah, opo. Walang dahilan para ayawan ka kasi magkaibigan kayo ni Joy. Di ba? May daughter, may kaibigan yung daughter ko. Wala naman dahilan para pakitungan ko ng masama. Magkaibigan eh. Nung naging kayo ni Joy, may say na siya. Buhay na yan, iba na yan eh. Relasyon na yan. Asan si Joy ngayon? Sa Singapore pa. Ah, kailang kasakay ng barko? By December po. Ah, December pa? Kailang ako nandito? Simula po nung umuwi po ako nung December last year. Ah, hindi ka nakakasakay ulit? Hindi ka po kasi po magsasettle na po sana ako sa Singapore. Ang ibig mo sabihin sa akin, Jason, for the duration of December up until now, it's October, yung March lang, nasigawan ka na nanay ni Joy, ang punta mo sa bahay nila?
Apo, yung last March po na nandito pong nakabasiga. Awa, yun pala Brad. Complacent ka pala talaga. Wala ka balang effort talaga. Mali yan, Brad. Ako po, magdadagdag na ng extra effort pa ba? Halika ka, umuwi nanay, Brad. Diyos ko naman. Ano mga, ano bang galitin na nanay, Bim? Regala mo ang duster. Diba? Bila mo, you have to ano, show the mom, Brad, that you deserve yung second chance si Joy to be with someone kasi dati nagkamali na. Okay pa kaya. Punta ka hanta ba yung nanay niya? I want you to ano, send out a message para sa nanay ngayon. I want you to commit something. Message ko pa sa nanay niya? Yep. Kung naitinig po kayo ngayon, gusto ko lang kung malaman nyo na tapat po yung hangarin ko kay Jaito. Mas na-realize ko po na siguro po sinusubukan nyo lang po ako, baka pwede pong ganun. Yun lang naman po yung napapangako ko. Yung hangarin na totoo para sa anak nyo. Yun po, kahit na pagtabuhin niyo ako sa susunod na punta ko dyan, na natanggapin ko hanggat na matatunayan ko sa inyo. Sa asawa nyo, sa pasalatatan, sa mga kapatid nyo. Lalo-lalo na po sa anak niya. Yung malinit kong puso para sa anak niya. Yun lang po. Parehas po kaming galing sa relasyon na yun, nasaktan po kami parehas. Sa tagal po nang hindi namin pagkikita, ang gusto ko pong malaman mo, hindi nakita po kami sa Singapore. Ano ba rin po yung pagkakaintindihan? Siguro para sa po kami naghahanap ng taong totoong magmamahal sa isa't isa. Yung tanggap, yung status, kung may anak ba, yun po. Ngayon po, na yun siguro, mas may mukha akong ipapaharap sa inyo. Either way na po ako. Siguro po, kung yun po yung isa sa mga dahilan na kung bakit hindi mo ako matanggap, na siguro po talaga pong yung right timing ila ni God para sa aming dalawa. Ito na po, papatunahan ko po sa inyo ngayon. Yan po. Pakiulit from the top, di ko nag-get. Yun po. Ano po? Paulit po from the top. Hindi ko po nag-gets eh. Haba kasi. Do yourself a favor, Jason. Punta mo yung nanay, whatever you told me tonight on air, sabi mo sa nanay. Okay po. Diba? Say it personally. But I don't know if it's a wise thing to tell the mom na siguro po kaya kami nauwi sa bawat isa kasi naghahanap kami ng tao magmamahal sa amin. Kasi pag ganun, parang experimental. Ganun ba? Kaya lang ba ito? I don't know if it's a wise thing. Go to her mom and tell her mom, di ba, na your commitment, di ba? Your commitment. Hindi dahil you are two people trying to seek for attention from each other, di ba? Kasi kung yun lang gusto niya sa bawat isa, maraming pwede magbigay niya, marami akong kabag-anak, ganito ko sa'yo. Okay? Apo. Okay naman daw. Salamat, Papa Jack. Kanina, kinakaba na. Pagkakaba na naman ba? Papa Jack, yung bill sa'yo, ha? 152. Salamat po. Salamat po. Salamat sa pagdawag, Brad, ha? Apo. Hindi po. Gagawin ko po yung bahay niya. Kailan mo gagawin? ASAP po. Kailan yung ASAP? Magre-report po ako sa Monday.
Okay, gawin mo muna ng sa akin. It is just Thursday. Meron pang Friday, Saturday, Sunday. Di ba? Huwag mo nang paabain pa, brado. Do not give yourself excuses. Go. Di ba? Get it off your chest. Di ba? Okay, Papa Jack. Salamat. Mas balitaan mo ako, ha? Apo, babalitaan ako po. Gusto mo kung kumaluwag yung schedule, samahan kita para dalawa tayo mapagtabuyan. Pag napagtabuyan ka, may tatawa sa... Ah! Oh, bata! Di ba? Alright? Apo. Apo, salamat. Salamat, Papa Jack. Salamat. Mga kaibigan, yan po ating caller si Jason.